afternoon po. Good afternoon. Please introduce yourself. Hi, everyone. It's nice to meet all of you. My name is Baby Girl Contreras, but I am popularly known by my fans just as Baby Girl. Your fans? May fans ka na? Direk, hindi niyo po ba maalala? Baby Girl. Baby Girl Contreras. No wonder you look familiar. Ikaw yung child star dati? Opo. Yes, nung yung mega blockbuster hit po nung 1996, yung My Girl Lollipop. Ah, okay. Naalala ko na. Dati sikat na sikat ka, diba? Ang cute-cute mo. Opo. Ba't ganyan na itsura mo? Anyari sa'yo? Ang hirap kasi sa'yo kung minsan ang tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig sa akin. Ano, nagsusuplada ka kasi, kaya ayan, mahirap kang katrabaho. Ma, hindi ako nagsuplada. No, kulang na nga lang, yakapin ko lahat ng mga tao na nandun sa room, iski yung nagbi-VTR para lang mapansin ako. Oh, eh bakit na thank you girl ka na naman, ha? Ay, naku. Sinabi mo ba sa kanila kung sino ka? Sinabi? Imposible. Ma-promise, sinabi ko talaga, introduced myself, sabi ko ako si Baby Girl Contreras. Kumanta ka ba? Di ba? Paano na makakanta? Eh, yun ang hit single mo, doon ka nakilala. Kung ginawa mo yun, nakilala kami ng lahat. Gusto mo? Sa auditions, para sa role ng isang manananggal, bigla kong kakanta ng I Think We're Alone Now. Alam mo, yun ang mahirap sa'yo eh. Masyado ka nagmamarunong eh. Tandaan mo, baby girl, ako ang manager mo. Ako ang nakakaalam kung paano buhayin niyang lintik na career mo. Okay ka lang, sis? Ito naman, matapos naman akong pahiyain, tsaka lait-laitin ng mama, tatanungin mo talaga ako, sis, kung okay lang ako. Awa, kasalanan ko pa ba? Uy, bakla! Eh, bakit pa kasi nagsasalik ka pa sa mga audition sa ganyan? Eh, kasi nga yung nanay ko nga makulit, hindi nakikinig. Sinabi ko na nga wala nang nakakaalala sa akin eh. Yung wala nang nakaka-recall. Diba sa My Baby Girl of My Girl Lollipop, tong nanay ko lang talaga yung parang feeling niya talaga na magre-return of the comeback ako eh. Sis, na-trivia lang sa'yo. Nung panahon na sikat ka pa, wala pang MRT, LRT pa lang meron. O kaya nga. Oh, for sure. Pumusta ako eh. Mga fans mo, nag-move on na. Yung iba may apo pa. Diba? Ang niniwala talaga siya hanggang ngayon. Nahinihintay ako ng Republika ng Pilipinas magbalik-pilikula. Teka nga muna, ano ba yung ibig mo sabihin kanina na ayaw mo na? Di mo ba napapansin? Hanggang kailan ba ako mag-audition? Malahat na ng guard. Kilala tayo lahat ng guard ng TV station. Diyos ko naman. Tignan mo, hanggang ngayon, wala pa rin ako nakukuhang role. Eh, kasi nga, mali. Hoy! Salamat! Ako, nagkasundo rin tayo, ma. Kasi nga, mali na talaga. May mali eh. Hindi, kasi mali yung mga pinag-a-auditionan mo. Ma naman, yung role lang nga nung manananggal, pinatos ko na kasi sabi mo tanggapin ko. Tapos ngayon sasabihin mo... Sabihin na nga natin na medyo na-excite nga ako sa pagpapa-audition ko sa'yo kagaya yung sa role ng manananggal, yung baklang naging babae. Kaya lang kasi anak, hindi mo naman kasi nare-realize na yung mga yun, acting challenge. Acting challenge? Ano, to be a manananggal? Anak ka ba? Mahirap kaya umarte na kalahati lang ang katawan mo tapos gumagano-ganan yung pakpak mo, oh. Ako naman, anak, ano ba yung ayos mo? Nakikita tayo ng mga kapitbahay, o paano kung halimbawa, o kunan ka ng picture tapos i-post, o di silang sila ka sa mga fans mo. Anong fans? Ma, wala na akong fans. Tsaka yung mga fans na sinasabi mo, wala naman na may kikilala doon kay Baby Girl Contreras. Ayan ka na naman, nagpapakanega ka na naman eh. Para bang ikaw yung nag-iimbita ng kamalasan eh. Ano, tutuloy na ako ha, may ayusin ako magandang ex-deal para sa'yo. Ano na naman mo, ex-deal yun? Ako bahala, maganda ito. Ha? Pagkatiwalaan mo ako, isang magandang ex-deal ito na lalong tataas ang career mo. Ma, please. Ha? Nakikiusap ako, ha? Isa lang. Ayoko na mag-livestream na habang umiinom ng isang balding milk tea tapos
kumakain ng plangga ng ulo-ulo, ayoko na ng ganun. Yan ang mahirap sa'yo, napaka-arte mo. Mabuti nga, may extra tayo kaysa sa wala. Sige, naalis na ako, mag-ayos ka, mukha kang dugyot. Wait mo na, oh. Love you. Pare, ay, kay picture mo kami mo, mamaya, itse prank yan, ha? Pare, busy ka. Di naman. Yung chato, bakit? Alam mo, may chika ka sa'yo eh. Papakilala ko. Kinakapatid ka, si Erwin. Hi. Hello. Ayan si baby girl. Andyan. Baby girl. Siya na nga. Siya. Baby girl Contreras. Siya yun? Erwin, oo. Weh. Si Erwin, kinakapatid ko. Oo. Alam mo, sinama ko na dito kasi ay namaniwala na tropa kami ni baby girl. Ganun. Oo. Alam mo na. Yun. Idol ka raw niya nung nasa showbiz ka pa eh. Wow. Guys, so, ikaw si baby girl? Sorry ah. Hindi kasi ako makapaniwala eh. Siguro marami ka pinagdaanan, no? Bakla possession na talaga, ha? Huh? Oh my God, alam mo, hindi naman sinasadya ni Erwin na ma-offend ka. Pagilan mo na nga, sis. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan niya tsaka totoo naman sinabi niya. Ano ko hindi, ah? Hey, bakla, let me assure you, you are beautiful inside. Oh, ano na namang beautiful inside yan, ha? Ano ba yan? Beautiful yung abdo ko tsaka yung balon-balunan? O sige na, bye. Uy, ang bilis mo naman magtampo. Bakla, mabait si Erwin. Eh, talaga nagulat lang. Kasi nga, ang cute-cute mo raw nung child star ka pa. Tapos raw ngayon. Oh, ngayon ano? Ngayon, nag-butcher ka na. Pinagtibay ng panahon. But still, beautiful. Inside. Beautiful inside? Best ko na naririnig yan. Sige na, sis. Bye. Bye. Beautiful inside, beautiful inside. Sawang-sawa na ako sa inner beauty. Alam mo kasi ang feeling niya, laos na siya. Eh, hindi naman. Eh, naglaylo lang kami. Oh, bakit? Kailan ba huling lumabas sa pelikula yung anak mo? 2009, oh. Hindi ba kaya nga naglaylo nga lang kami eh? Lucy, alam naman natin na iba na ang panahon ngayon. Hindi tulad natin nung araw na nagsushowbiz pa tayo. Mabilis sumikat ang mga artista. Mabilis ding lumaos. Yung anak ko, hindi sisikat yun bilang isang child star kung hindi yun marunong kumanta, hindi marunong sumayaw, hindi marunong umiyak. O, alam naman natin yan eh. Times have changed. Alam mo ba, na sana, kung hindi ako tumigil sa pag-artista dahil sa kanya, eh, ilo-launch na ako. Meron ako sanang title role. Ako ang bida sa pelikula. Ang babaeng talipandas. Pero, nabuntis ka. O, nagkataon na yung chinota mo na stuntman, eh, binuntis ka dahil nakapag-break ka dun sa nobyo mo natutol sa pag-artista mo. Eh, yun na nga, Aurig. Alam mo na nga ang storya. Yun na nga. Kaya nga, nakita mo naman kung gaano kalaki talaga ang sakripisyong binigay ko para doon sa batang yan. Kung hindi dahil sa kanya, di sana siguro isa na ako sa mga big star sa Philippine movies. O, kahilera ko na si Lorna, si Sharon, si Maricel, si Snooki. O, kaya lang tinan mo nangyari, o, dahil sa pagsasakripisyo ko para sa anak ko, kay baby girl. O, ayan, ito, o, ito na nangyari sa akin. O. Hi. Hi. Good afternoon. Nabalitaan ko ikaw kayo nangyari ah. Hindi ko naman alam na... Uy, pero hindi ko sinasadya yun ah. Kung ano may nasabi ko nun, pasensya na. Na-starstruck lang talaga ako eh. Uy. Pwede na ba akong pumasok sa inyo? Kakain sana ako ng barbecue eh. Sama ba ako dyan? Eh, forgiven na ba ako? Depende. Ilan ba sa akin dyan? Tigilan mo. Sarap yan. Oo, sayang hindi ka nakakain. Ba yan? Good mood ka pala pag busog, ha? Kayo lang ng nanay mo dito? Nasaan yung tatay mo? Alam mo kasi yung tatay ko, bago ko ipanganak, nilayasan niya yung nanay ko. Eh, hindi mo ba siya nakilala o hindi mo man lang hinanap? Bakit? Eh, ayaw naman niya sa akin. Kahit na nung sikat na sikat ka nun, hindi siya nagpakilala sa'yo? Bakit? Kasi sumikat ako. Alam mo, Edwin. Erwin kasi yun eh.
Erwin, yung pag-aartista ko matagal na panahon na yun. Alam mo, sa totoo lang, pag napapanood ko yung mga pelikula ko sa TV, hindi ako makapaniwala na ako yun. Cute-cute mo kaya nun? Iba yung noon, iba na yung ngayon. Hanggang pangalan na lang ako, baby girl. Pero yung pagkatao, di na. Isa pa nga, ang lalim eh. Ano ba ibig mo sabihin? Nakakaloka. Kilabutan naman ako, di ba? Kung sa tanda kong to, tatawagin pa rin akong baby girl. Ah. Oo. Eh, ano ba talaga pangalan mo? Celestine. Ah, Celestine pala. Mas bagay nga yan kaysa baby girl. Mas bagay sa'yo. Ma, ano na naman to? Ayoko na. Ako, ikaw naman, baby girl. Hindi mo pa nga alam kung saan tayo pupunta. Ayaw mo na. Okay, sige. Huhulaan ko, ha? Auditions na naman tong pupuntahan natin. Tapos, haharap na naman ako sa maraming tao. Mapapahiya na naman ako. Paano naman hindi ganun ang nangyayari sa'yo? Eh, napaka-nega ng attitude mo. Papasok ka pa lang dun sa studio. Pagpasok mo dun, napaka-negative ng vibe mo, anak. Hindi vibe ang tawag dun, ma. Truth. Iba ito, baby girl. Ito yung vehicle na makakatulong sa'yo para lalong bumongga yung career mo. Para, di ba, makabawi tayo ng todo-todo talaga, baby. Alam mo, teleserye ito. Teleserye? Bibida ako sa teleserye? Oo, parang bida na rin. Parang bida? Ano mga kinakabahan ako dito, ah? Alam mo ba na wala ng audition nito? Shoot na lang, oh. Talaga, ma? Yes, anak. Ikaw si Viveca, ang bibihag sa mga puso ng tao, ng mga masa. Ma! Ano? Ano ba naman, Rosa? Ma, ayoko, uwi na ako. Hindi, anak. Ano ba? Hindi. Itutuloy natin to. Nandito na rin tayo't lahat din. Nakakahiya. Ay, may barbecue doon. Bibilhan kita. Ilan ang gusto mo? Ha? 6. 12. Hati tayo. Wait. Ano ba naman to, Mami? Mami! Next time dito pwede sumala ng hindi prepared, ha? Bakit? Ano ba problema? Kanina pa pinapagalitan ni Direk, di naman nakaka-deliver. Oh, sayang na sayang po yung oras ko. Chupete! Chupete! Yes po! Hanap na tayo ng ibang Viveca. Naubos na yung araw. Diyos ko! Okay po. Sorry po. Ano ba ang ginagawa mo naman, ha? Anong problema? Bakit ayaw mong gawin yung eksena? Nakakahiya. Serious ka ba talaga? Oo, seryoso ako. Mawala naman ako sa setting. Okay lang, may pawis ka, oh. Alam mo ba na ang daming gustong kumuha ng role mo, sigurado ako. Wala pang gumagawa nito, ikaw pa lang. Oh, anong problema? Yung pagkakontrabida naman, matodo naman namang sobra. Isipin mo naman, opening scene pa lang, sasampalin ko yung 8-year-old na bata. Oh, tapos eto pa, tatadyakan ko pa yung aso. Ano nga ang problema doon? Anak, acting challenge ito. Naku, anak, ako lang gagawin ko to. Sa bandang huli, di ba? May cambio naman eh. Ah, paano? Habang hinahabol ako ng German Shepherd? Sandali ah. Kakausapin ko si Tama na, ma. Ayoko na. Uy, wait! Baby girl! Baby girl! Pwede mo naman sabihin sa nanay mo na ayaw mo, di ba? Eh, ayaw ngang makinig eh. Kulang na nga lang maglupasay ako sa sahig o kaya magsisigaw ako. Eh, kaso wala nga ang epek. Sabi niya, wag daw ako mag-i-inerte. Ayusin ko na lang daw yung pag-aarte ko. Lagi na lang ganun. Eh, di ginawa mo rin. Celestine, hindi ka naman magiging masamang anak kung sasabihin mo sa nanay mo yung gusto mong gawin sa buhay. Alam mo, ayoko lang naman masaktan ng mama eh. Napakadami na kasi nung pinagdaanan eh, dahil sa akin. Dahil? Dahil nandito ako. Alam mo yung kwento, di ba? O tapos, gusto niya ikaw magpatuloy na naudot niyang pangarap. Ganun ba? Celestine, tanong nga, ito ba ang gusto mo? O ito yung gusto niyang gustuhin mo? Baby girl! Baby girl! Bakit ka umalis? Pumayag na si Direk na... Sino yung lalaking yan? Sino yung lalaking yan, ha? Ama, si Edwin. Erwin.
kuha yung kalandian mo, ha? Nalingat lang ako, nakipagkita ka na sa ibang lalaki. Ma, sa garden lang kami nag-usap. O ano? Bakit? Para pagtaguan ako? Ma, kung pagtataguan kita, o di dapat sa ibang lugar kami nag-usap, hindi ba? Kasira ng karir mo yung ginagawa mo. Karir? Ma, anong karir? Wala akong karir, wala akong fans. Lahat ng yon ginagawa mo lang sa isip mo. Ayoko na makikipagkita ka sa kahit na kaninong lalaki, ha? Ma, mamatanda na ako. Alam ko na yung tama at sa mali. Yan din ang sinabi ko noong araw. O ano nangyari sa akin? Hindi naman ako ikaw, ma. At wala akong planong maging ikaw. Tugmo kong sisisihin kung hindi ka naman sumikat na artista. Laking nakita niyong kasama niya. Eh, naku, kamag-anak daw nung malanding kakay. Kaya nga, alam mo, masama ang kutub ko eh. Palagay ko kaya ako sinasagot-sagot ng anak ko na yan dahil dun sa kakay at saka dun sa lalaking yon. Ay, teka, di ba pupunta kayo sa TV station? Oo, 11 o'clock. Eh, may appointment kami dun sa executive producer tsaka dun sa director. Eh, kailangan naman gawin ni baby girl, isang bagay lang naman. Kausapin niya yung director, mag-sorry siya. O, edi, kanya na uli yung role. Aureng, alam mo, this is it. This is really the one, ha? Alam mo, pakiramdam ko, ito na talaga yung big break ng anak ko. Oo, kahit na kontrabida yung role, pasok pa rin sa banga. Markado sa tao, sigurado ako. Mare, 10:15 na. Ah, uy. Ano na ba? Nasaan na yung anak mo? Kakatukin ko na, ha? Sandali lang. Baby girl! Baby girl, gising na! Baby girl! 11 o'clock yung appointment natin. Ayaw mong masabing unprofessional tayo, baby girl! Baby girl! Baby... Diyos ko! Diyos ko! Ah! Oh my! Baby girl! Walang utang na loob na anak na yan! Hinayasan ako ng anak ko! Pasok kayo. Kakailalayan mo naman si baby girl. Uy, baby girl, pasensya ka na talaga, ha? Kasi alam mo namang masigat na yung sa amin, eh. Kaya nagpatulong na ako dito kay Erwin. So... Ay, wala yun. Erwin, salamat, ha? Ah, di bala hindi naman ako magtatagal dito, eh. Ah, ano ko ba? Okay lang yun. Laki-laki nitong boarding house si Chang Lita, eh. Pasensya ka na nga lang dun sa Sierra. Medyo maraming gamit dun, eh. Marami kasing gumagamit, tsaka yung... Medyo maraming paniki. Oh, di ano ka ba? Hindi naman ako artista para... I mean, hindi naman ako maarte. Tsaka, ako na nga lang itong nakikiusap eh. So, ano nang plano mo ngayon? Ewan, basta ayoko dun kay mama. Sigurado ka na dyan sa iniisip mo na yan. Sis, alam mo, siguro sa buong buhay ko, ito yung pinaka... Siguradong-sigurado ako sa desisyon. Narinig mo yun. Sigurado na lang siya. Walang babayaran na yan, ha? Gutom ka na ba? Yes, gutom na ako. Oo. Ako rin, hindi niya ka tatanungin. Ang galing niya, na. Sigurado ka ba? Ayaw mong ihatid kita rin sa opisina pag-a-applyan mo? Oo naman, to naman. Mamaya hindi pa ako matanggap kasi nakita nila hatid ako ng chaperone. Naisip ko lang. Di ba sanay ka naman na may PA? Op, di ba sinabi ko na yun sa'yo, hindi na ako si baby girl. O nga naman. Mm. Okay ba sa'yo yun? Naman, no. Ang mahal kaya magpasweldo ng mga Koreano. At work from home pa. Yeah. Oh, diba? Burger, ha? Teka, ano ngayon? Kaartihan ito, ha? Teka muna. Kinukontra mo ba ako talaga, ha? At saka ito, itong lalaking to, kakontsaba ka ba ng anak ko, ha? Hello po. Good afternoon po. Ma, tama na.
Kailan ka pa natutong sumuway sa mga kasunduan natin, ha? At ito ba ang lumalason sa utak mo, ha? Layuan mo ang anak ko! Wala, ma'am. Hindi naman po ganun. Halika, dito ka. Huwag kang magpalason dyan. Ma, may sarili akong pag-iisip. Walang kinalaman, Sir Erwin, sa gusto kong mangyari. Nanay mo ko, tapos sinasagot-sagot mo ako ng ganyan? Anak mo nga ako, at dahil nagmana ako sa'yo, may sarili rin akong pag-iisip. Oh my. Matapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa'yo? Ma, kahit ni minsan naman, hindi ko naman tinanggi na malaki yung pasasalamat ko sa lahat ng ginawa mo sa'kin. Pero hindi ko rin naman ginusto na ipanganak sa mundong to. Kagagawan niyo yun eh. At kung naudlot yung mga pangarap ninyo, hindi ko rin kasalanan yun. At hindi ko yun pananagutan. Narinig mo yun, Aulet? Narinig mo yun? Narinig ko. Ma, hindi na si baby girl yung kausap mo. Celestine. Celestine ang pangalan ko. Matagal nang wala yung baby girl mo. Teka na. Sige. Sige, sumama ka dyan sa lalaking yan. Sige, sumama ka sa anak ko. Sige po. Bastos na lalaki. Nyongaseyo! Hi, good afternoon, class. This is your teacher, Celestine. Yes, I will be teaching online English class this morning. So please put your headphones on. Yes, so that we can begin. Yes, Mr. Park. Yes? Celestine, tara, kain na. Sige, sunod ako. Namimiss mo na, no? Mm-mm. Grabe, alam mo, kahit pala ganun na lagi kami nag-aaway, nirealize ko na gusto ko pa rin palang laging nasa tabi ng mama. Alam mo, kahit anong iwas natin sa mga nanay natin, hindi na mawawala yung connection natin sa kanila. Ako nga, nasa probinsya pa yung nanay ko eh. Pero pag nagkasakit ako, siya na nagpapadala ng gamot ko dito. Kausapin mo na. Alam mo yun, pag nasabi mo sa kanya yung gusto mo, at mahal mo naman siya, papatawarin ka nun. Sige na, kaya na. Sige. Parang kinakabahan pa rin ako. Huwag kang kabahan. Andito naman ako eh. Pogi-pogi na kasama mo. Ganon? Ma? Master Erwin, naalala mo, di ba? Morning po. Ma, gusto kong paalam na may trabaho na ako. Anong trabaho mo? Online English teacher ng foreign students, mga Koreano. Sinasayang mo talaga ang buhay mo. Mas nakakapanghinayong kung buong buhay mo na lang, iisipin mo yung mga nawala sa'yo kesa yung mga pwede mo pang makuha. Sa tingin mo ba magiging masaya ka sa gagawin mo, ha? Baby girl? Ma, Celestine. Celestine po ang pangalan ko. At oo, sobrang masaya ako, masayang-masaya. Kasi gusto ko yung ginagawa ko. Sana ikaw din maging masaya ka para sa akin.
mahal na lang ang mga fans mo. Ma. Oh. Kita mo na? Galing! Kinaya mo ah. Grabe nga, Diyos ko. Yung kaba ko doon sa puso ko para pumapalo sa dibdib. Eh, at least, sasabi mo na sa mama mo yung gusto mong sabihin, di ba? Actually, alam mo, may napatunayan din ako eh, sa totoo lang. Ano yun? Na kahit kabado pala ako at kinakabahan ako, kaya ko pa rin palang i-deliver na ins ko. Ah! Oh, ang galing ko pa rin palang artista. Acting lang yun! Galing ha, panapan mo ako eh. Bro, hindi ko akalaing totoo siya. At ang ganda niya pa. It's cool, man. Bro codes, diba? Oo naman, tol. Siyempre, bros before. At walang makakasira na samahan na to. Well, hello, hello. I have someone I'd like you to meet. Huy! Off-limit siya. Akala ko puro books lang inaatupag mo at review mo for licensure. Nag-gym-gym din, paminsan-minsan. Alam mo na, para hindi nabubundat pag nag-review. Sa bagay. Hindi nakakailab sa guys kapag masyadong malaki yung chan. Hmm? Wabi mo na? Teka, sorry, sorry. Time out muna. Masakit talaga eh. Hindi na ako kasi daw, so dapat yung try mo muna. Hindi, actually. Rose, saan ka pupunta? Gusto mo atid na kita sa sakayan? Wow, sige, salamat. Rose, sandali lang. Atid na kita, Aro. Kaya nag-book na ako. Nandito na, oh. Alam mo, hindi ka patas lumaban eh. Huwag mo sabihin hahayaan mo masira ang samahan natin dahil lang sa isang babae. Iwag ko kaya na player! Player? Is the player up mo nga lang nakuha yung babae niya, di ba? Picture ko ba yung ginamit mo? Okay, sige, ikaw na!